So, disclaimer muna tayo na ang lahat ng maririnig ninyo sa akin, pati na rin dun sa unang sinabi ko, base lang po ito sa aking naunawaan, naintindihan, na aral tungkol sa scripture-based kasi. Ibig sabihin, scripture-based galing to sa salita ng Diyos. Okay? So, galing to sa, kung may nakakaintindi sa inyo about the Torah. Torah is a 613 na commandments. Na doon ang galing yung understanding ko kung anong ibig sabihin ng holistic. Kaya sinabi ko ako yung founder kasi based on scriptures. So, hindi ko yan kinuha kung saan-saan lang. At may basis ako niyan na simplified lang na itong katawan na to ay dinesign ng Diyos to naturally. So, kinunek ko lang din sa science na lahat ng sinabi doon ng Diyos ay kailangan na ang ipapasok mo lang sa katawan mo dapat kung ano yung dinisenyo niya. At kung ano man yung mga recommendation na ibibigay ko, eh kayo po ang mag-decide kung gusto niyo pong gawin o hindi. Sabi ko nga uli dun sa last lecture ko, ang mga doktor sa buong mundo ay hindi nagpapagaling. So, pag sinilip mo siya o ginugle search mo siya, malalaman mo ang doctor is meaning sa Latin word docta docere means to teach, guide lang. Okay? Hindi tayo pwedeng manguna dito sa katawan na to kasi tayo ay creation lang. Lahat ng sinasabi dito sa scientific community or scientific world, yung sinasabing science, punta muna tayo sa word na science. Ano ba yung science? Pag ni-research mo yan, alam, ang meaning yan, ang Latin word or root word yan, scientia means knowledge. So kahit isang million pa yung nakaalam ng kung anumang pinag-aralan nila about sa isang bagay, science, knowledge, hindi ibig sabihin 100% ay accurate, tama. Sabi ko nga, ang isang 100% katotohanan, kapag may 1% nag-oppose, ibig sabihin hindi na siya 100% nakatotohanan or truth or totoo. So yun ang isang problema. Kasi nga hindi to paramihan yung pagsasalita ng katotohanan, hindi paramihan. At lahat ng sense ngayon sa panahon ngayon hindi na po siya common. Meron pong tinatawag na right common sense. Dapat maintindihan ng bawat isa na may right common sense. At ang paano ito gagamitin ay kailangan mo may basis ka or foundation ka using a word of God, yan, spiritual. Kasi nga, walang ibang tama sa buong mundo kung hindi yung lumikha lang ng tao. For example, sinabi ng Diyos, okay, dun tayo sa pinakaumpisa pala. So, panimula, mayroong isang Diyos or isang sovereign, majesty, very powerful na creator. So, kinreate niya ang tao na parehas ng mundo. Kung ang mundo ay merong 70% na tubig, ganun din ang katawan natin. Parehas ng mundo. So, there is our minerals, so parang periodic table, and yung tubig na sinasabi ko, hindi po basta tubig ito. Ito ay maalat. Yung mundo kasi maalat talaga yung 70% na yon. And lots of minerals. So, ang katawan natin, 70% din water, maalat din yon. Kaya napakahalaga ng asin. Kaya kung bakit ko sinasabi palagi asin, napakahalaga ng asin sa katawan. Kaya nga pag ang tao, pag lumuha, anong lasa? Hindi ba maalat? Pawis, lasahan mo, maalat din. Yung plasma ng dugo, subukan mo lasahan, maalat-alat din. At kapag ikaw na-stroke,
anong gagawin sa iyo? Dadalhin ka sa ospital, i-infuse sa iyo or IV, asin tubig din 'yan, plain saline solution. Napakahalaga ng asin kasi isang components ng katawan niya na mayroong electrical activities. So, kailangan alagaan yung katawan niyo sa mga minerals, especially yung asin na yan. Napakahalaga niyan. So, sasabihin, eh, Dok, magkakaroon ako ng kidney stone eh. Kasi, kaya meron akong isang ika-clarify nung may mga nagko-comment na opposite naman dun sa tinuturo nung ibang doktor. Kaya tuloy, hesitant akong sundin niya sinasabi mo, Dok. Teka, yun ang problema eh. Hindi nga tayo pwede manguna. Okay, itong katawan na to, dinesign to naturally. At alam ng katawan mo kung ano ang sobra. Kaya nga nilagay ng Diyos ang kidney para pag sobra ka ng mga minerals o kung ano mang sobra na sangkap meron ka, ilalabas yun ng kidney mo. So, ang problema lang, hindi umiinom ng tubig ang mga tao. Kaya mataas yung purity ng sinasabing salt or any minerals dun sa dugo. So, sometimes, for example, mataas ng sobrang calcium kasi nga hindi na ilalabas. So, isang nagko-cause ng high blood pressure kasi nagko-constrict ang mga arteries because of too much calcium in the blood. Kasi hindi ka naman nagpapaaraw. Ang isang nakakatulong para i-absorb ang lahat ng mineral is exposure to sunlight. Okay, wala pa tayo sa sunlight, doon pa lang tayo sa calcium. Ang tumutulong doon para ma-absorb ang lahat ng mineral, especially calcium, sun, and also any forms of mineral. Anong klaseng hormone yun na pinoproduce ng araw? Vitamin D3. Eh, Dok, eh, paano ko makukuha yung vitamin D3? Ano bang tamang oras para mag-expose sa sunlight? Sa pag-aaral, mayroong pag-aaral na inaral na 40, 60 years na, natuklasan nila na ang tamang pagpapaaraw is between 10 to 3. Narinig niyo na po ba 'yon, Ma'am Jen? 10 to 3? Naku, Dok, masusunog kami doon. Magkaka-cancer kami. Yan ang sinasabi palagi. Eh, kumusta na yung mga farmers natin? Di sana puro may cancer yan. Kasi buong araw yan, nasa arawan, namang may cancer. Ang totoong nagkakaroon ng cancer, yung mga pinapahid nilang ano bang tawag doon, Miss Jen? Sunscreen? Sunscreen. Pinablock mo yung araw. Sunblock. So, bakit 10 to 3? O, yan na naman question eh. Bakit 10 to 3, Dok? Hindi ba pwede naman 6 to 9? Totoo naman, pwede naman 6 to 9. Ultraviolet A yun. Ang kailangan mo, ultraviolet B, according dun sa pag-aaral. Bakit? Yung excess or merong kang fats, kinukonvert yun into vitamin D3. Kaya lang, makikita mo yung UVB between 10 to 3. So, kaya kailangan mo between 10 to 3. Yun ang ibig sabihin nun. At, para sa tamang exposure, at least 15 to 30 minutes. Okay, hindi katulad farmers, buong araw ang farmers nasa arawan. Akin, 15 to 30 minutes lang sa mapuputi at 30 to 1 hour sa maiitim. Bakit ganun? No? Iba ata yung dok ah. Hindi kasi meron kasi mabilis mag-produce ng tag dito. Mabilis mag-produce ng melanin. Melanin. So, brown coloring pigment 'yan sa skin natin. To block too much exposure to UVB. So mayroong ganung mayroong intelligent factor ng katawan mong ganun. So, ganun. So, kaya nga yung maiitim, at least mas matagal sila. Kasi mas mabilis silang mag-produce. Eh. So, it takes time bago sila makakuha ng enough na vitamin D3. So, yun. So, tapos na tayo sa asin, tubig. So, alam na tayo, nagkakaintindihan tayo. Hindi yan nagpo-form ng stone. Ang totoong nagpo-form ng stone yung oxalate
Oxalate is a byproduct of animal protein. So yung animal protein, yan eh, yan yung naging habit na ng mga taong kainin. Yan yun ang problema eh. So yung mga tao ngayon eh, carnivorous na. So eh Doc, siyempre, natural, kakain kami ng karne. Eh kasi, ano, importante yan kasi kailangan mo mag-produce ng muscles. Kailangan mo ng protein. Eh, sabi ko naman, as a holistic, teka, kailangan maintindihan mo. Nung nakakita ka na ba ng kalabaw, gorilla, kambing na kumain ng mga animal na kapwa nila, hayop, para magkaroon ng muscles? Kaya kang ibato ng gorilla, ano ba kinakain yan? Kukuha lang mga dahon-dahon. Kainin na, tapos yung mga prutas kasama buto, seeds. Nung inaaral ko na, sabi, aba, mas mataas pala tong protein na meron tong mga ito. Yung mga dahon-dahon na to, mga green leafy na yan. At saka yung mga beans, seeds. From the beginning naman, sa totoo lang, hindi tayo talaga carnivorous. Inallowed lang yung eating ng mga hayop na inalaw ng Diyos para kumain ng tao ng hayop. Nung time ni Noah, doon nag-start yun. Kasi nga walang vegetation. So yun ang ano. Kaya doon inalaw yung... Pero hanggang ngayon naman, inalaw pa rin naman ng Diyos ang pagkain ng hayop. Pero may limitation na. Nakasulat kasi doon, ang sinabi doon, huwag kang kakain ng ano talaga, ng mga pinagbawal na marumi. Nung time ni Noah, pinagbawal na yan. Kaya alam na nung panahon ni Noah kung ano yung malinis at marumi na hayop. Tapos, siniseparate yung marurumi at malilinis. Kasi ang malilinis, ginagamit for sacrificial at saka food consumption. Now, ano Doc yung sinasabi mo na mga bawal? Okay, ang sabi niya kasi, huwag kang kakain daw ng mga pagkain katulad ng baboy, alimango, alimasag, hipon, isda na walang kaliskis, tahong, talaba, tulya, pusit, tambako, tulingan, sapsap, espada, galunggong. Kinakain niyo po ba lahat yun? Natikman niyo na po yun? Yes! Congratulations! Kain pa more. Eh kaya lang ang nakakalungkot, may mga karugtong na mga passage na sinasabi, ang buhay ng physical ay nasa dugo. Or for the life of the flesh is in the blood. Paano ngayon yan? Nadudumihan mo pala yung dugo mo because kumakain ka ng marumi. So kaya nga isa sa mga sinabi ko nung last time, ang ugat ng sakit ay una, yung pagsuway. Sinabi ng Diyos, huwag mo kakainin kasi marumi yan eh. Halos lahat doon yung pinakaugat ba ng lahat ng karamdaman. Sama mo na yung cancer, yung pagsuway. Walang pinagkaiba doon sa istorya ni Adam. Tinan nyo ha. Paano mako-connect? Diba, sinabi ng Diyos, huwag mong kainin mo na lahat ng mga prutas diyan sa mga puno na yan, maliban sa isang puno na yun. Huwag mo kakainin yun. Anong ginawa niya? Hindi ba? Kinain. Tapos nagsisihan na. Nagsisihan na sila. Nagturuan na. Hindi kasi yung binigay mong babae sa akin, yun ang ano eh. Yun ang nagbigay sa akin ng pagkain. Tapos yung babae, hindi. Yung ahas eh. Turuan na. So, ang ano doon? Ano ang talagang saan ba talaga nagkasala si Adan doon? Doon sa sumuway siya o doon sa kinain niya yung ano, yung prutas na pinagbawal? Tanong kita, Miss Jen. Parang pareho lang yung Doc, ha? Kasi kung eh. Kasi may sinabi ang Diyos na pag nakain mo yung prutas niya sa puno, eh mamamatay ka. Ang tanong, namatay ba siya? Hindi, di ba? Nabuhay pa siya ng 930. Yes. Yes. 930. So, ang problema lang, nagkaroon na ng separation. So, na-cut off na yung spiritual ano niya, na katulad ng Diyos. So, hindi na siya 100% na spiritual being. So, physical na siya. Kasi ang pinakita niya, katawan. Yan ang mga problema ng taong ngayon. Ang nagdi-dictate sa kanya kung anong
matatanggap nitong katawan na to. Diyan nagkakasala ngayon ng mga tao. Kasi ang Diyos ay Diyos na malinis. Okay? Pure and pristine from the beginning, ay hindi pala pristine or pure ang tao nung unang panahon, kahit baby. Bakit? Nung inaaral ko na, na-discover ako na mas matindi. Yung microbiome, kung may nakakarinig na sa inyo, narinig niyo na po ba yun? It's a diverse microorganism that lives in you. Yung bacteria pa, anda. Mas marami pa pala kung ang cells ng katawan is around 100 trillion cells. 10 times larger yung microbes na yun. Kaya hindi sterile tayo from the beginning. Meron ka ng microbes na nakareside sa'yo. Ang problema, pag nagbago yung pH, dalawang microbes ang nakatira sa'yo. Isang nabubuhay sa balanced pH, around 7.3 to 7.45, at isang acid-living microbes or mga pathogenic, opportunistic pathogens. Kapag acidic ka na, andyan na, asahan mo lahat ng pamamaga, infeksyon, bukol at bara, hindi matulog, hindi madumi, ang daming pananakit sa katawan, lahat na lang. Simplified lang po yan kasi kung totoong lecture, nako, marami tayong bubuksan. Kaya ibang usapan na yon. Kung gusto mo maging holistic doctor din, nasa sa inyo na yon. Kasi yun ang profession ko talaga, magturo. Pero ang basis natin, kasi ang professor ko hindi talaga 100% tao. Yun yung gumawa ng tao. So yun yung professor ko talaga. At hindi ako nagre-relay sa lahat ng scientific 100%. Namumulot ako pero kunti-kunti lang yung, pero ginagamit ko pa rin yung right common sense. Kung hindi sinabi ng Diyos, may basehan ako eh, may foundation ako. So hindi ako kagad maniniwala sa iyo, kaya halos milyon ang niniwala sa scientific studies, kaya ang gulo-gulo natin ngayon. Pero ako, kaliwas. Kasi nga, may foundation ako eh. Sabi ko nga, malinis at marumi lang. Dalawa lang naman ang pagpipilian ng tao eh. So, sunod ka pa ba dun sa creator mo o hindi? Okay?